So what's up everyone? It's your girl again, Shikai Nanise, and welcome to my another vlog. Oh my god, ang ganda ng hair ko, you know. Nagustuhan ko yung resulta. Then for today's video, tiyan mo na yung sa buhok ko. For today's video, marami kasi nagtatanong sa akin kung legit ba daw talaga yung nasa TikTok ko, kung paano daw nangyari yun. Then marami nagsabing congrats, ganun ganun. Alam niyo na yun. So, ipapakilala ko siya sa inyo, then sasabihin ko na rin sa inyo kung paano nangyari, kung ano yung storya. Kasi kahit mga klase ko, nagulat din. Then yung mga kaibigan ko dito sa province, nagulat din. Hindi daw nila inaasahan, ganun ganun. So, kabog na kabog yung eye bags, guys. Laging puyat, kasi malalaman nyo na rin kung bakit ako laging puyat. So, start. Say hi to my baby. Okay, this is Prince Nathan Gill. Hi! 3 months na po siya. Marami kasing tawag dito. Maraming nagtataka kung So, siya po legit po talaga. Baby ko siya. 3 months na siya. Dito na ako na nganak. Marami nagtataka kung paano daw nangyari. Hindi naman daw kasi lumaki yung chan ko. Then, mali talaga po yung chan ko, yung pinagbubuntis ko si Baby Nathan. Then, ayun, then sabi rin ng iba kong kaibigan, kaya daw pala ako naging inactive sa GC, kasi daw, kasi nga, yun nga, buntis, then yun ang anak. Dito na ako sa province ng anak, kasi winagad kami dito nila mama at papa, syempre mas safe dito, pati mas madali kaming makakakuha ng pagkain dahil province nga, pwede lang kami magtanim kung yun, para may makain, unlike kapag nasa Caloocan, lahat bibilin pa talaga, diba? Sabi ko, hindi ko siya pinablik yung pagbubuntis ko sa kanya, and even though yung pagbubuntis ko sa kanya din yung panganganak ko, yung diba kasi kapag unlike, hindi ko sinasabi na hindi ako proud na maging mom ni Baby Nathan. Pero kasi syempre, parang gusto ko lang din ng privacy sa sarili ko. Kaya mas, hindi ko siya tinago. Parang hindi ko muna siya nilabas sa ngayon. Pero alam ko naman dadating ako sa point na ipapakita ko rin naman siya sa inyo. Then malalaman nyo rin ang katotohanan. So yun na nga, maraming nagulat dahil hindi daw talaga nila na-expect na yun, magkakaroon agad ako ng baby at the age of 16. Yeah, 16 po, then 17 this year. Hindi ko rin inaasahan yun, guys. So, wala. Kasi nakaka-proud lang. Tapos ang kwapo-kwapo niya, ang cute-cute niya pa. Hello! Hi! Sa classroom may batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Hi! So, mahilig siyang kapag kumakanta ako nung kanta ni Kim Jun na sa classroom may batas, lagi siyang natatawa. Dun, sa classroom may batas. Ay! Prince! Hey, Nathan! Nathan! Baby! Hello! Naanak ko si Baby Nathan ng March 9, 2020. 2 a.m. Same kami ni Baby kasi ako wait lang. Kasi ako, pinanganak ako September 13, 2 a.m. Exact 2 a.m. daw, sabi nila mama at papa. Tapos, ganun din si Baby Nathan. Siyempre, una, yung nalaman ng parents ko, ng family ko na buntis ako, siyempre, nagalit sila, hindi nila na-expect. Pero, at the end, tinanggap na rin naman nila kasi wala na rin naman choice kundi tanggapin. Ayaw, syempre ayoko rin naman ipalaglag si baby. Syempre bigay rin niya ni God. Blessing sa kanya ni God din as a teenage mom. Gagawin ko na lang yung best ko para mabigyan ko ng magandang buhay ang baby ko. And syempre mag-aaral pa rin ako, ipagpapatuloy ko yung pag-aaral ko para na rin sa sacrifice ng family ko and also kay Baby Nathan. About sa father niya, okay naman kami ng father niya, schoolmate ko yung father niya. Okay rin kami sa both side. Pinanagutan niya naman ako kasi yung nanganak ko,
wala siya dito, nasa mga Caloocan pa siya. Then, yun lang, nakakalungkot lang. Hindi ako makapag-vlog kasi inaano ko yung pacifier ni baby. Dede na rin siya maya-maya, mga 12. So, yun. Ay, sa vlog na to, sasabihin ko lang yung totoo. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa araw-araw ni baby Nathan. So, pagkatapos na ng dede, papaburp na natin siya. Kasi kapag di siya napaburp, lulungad siya. Lumungad na siya kanina. Walo. Kumain na kami. Mamaya na lang. A few moments later. Mamaya nga po. So, yan, nag-burp na si baby Nathan. So, maya-maya matutulog na rin siya. Tapos nakakargahin lang. Kasi, umiyak siya pag binababa. Nasanay siyang kinakarga. Ganito yung favorite niyang position. Na ganyan. Tapos maya-maya matutulog na siya. Tulog na. Nakapikit na. Two hours later. So, ayan. Nakatulog na siya. Karka-karka ko lang siya din. Hindi ko siya binababa nang bigla siyang... Ayan, tulog na. Tulog na ang baby ko. Tapos, kapag binababa ko naman siya, kapag ibababa ko siya sa duyan, umiiyak. Kasi gusto niyang nakabuhat. Hindi kaya minsan, nakalapag lang siya sa dibdib ko, nakadapo or nakahiga. Yun yun. Dalawang oras kami nakaganon. Sarap na lang tulog niya, pero maya-maya ko pa siya ibababa. Kasi baka bigla rin siyang magising. So yan, ang sarap na lang tulog niya. And maya-maya na siya gigising, mga 3. Pero sana hindi agad siya magising, di ba? Kasi kakain pa ako. So what's up guys? Nandito tayo ngayon kasama natin si Papa. Tatanungin ko siya kung... ano ba yan? Tatanungin ko siya kung ano yung naging reaction niya nung nalaman niyang nabuntis ako kay baby Nathan. So, pa! Baba mo! So, pa, ano yung naging unang reaction mo nung nalaman mo? Ano yan? Dali na! Ano ba yun sa papa? Dali na pa! Anong naging reaction mo? Ayan! Yan yung unang mong na-imagine. May papa! Ano yung naging una reaction mo? Ano ba yung gulo naman? Hindi ka ba nagkaroon ng sama ng loob sa akin? Ganun. Ang gulo naman kausap ni Papa. Dali na! So, hindi daw siya nagkaroon ng... Hindi nga, pero ito to pa. Ano? Eh, hindi daw talaga. So, ayan, masaya pa siya, nagkaroon agad siya ng apo. Ayan, so, kay mami naman tayo magtatanong. Ayoko. So, guys, kasama naman natin si mami, si Lola ko, siya yung nagpalaki sa atin. Then, tatanungin natin kung ano yung naging reaction niya nung nalaman niyang nabuntis ako kay baby Nathan. So, Mi, ano nang naging reaction mo? Eh, siyempre, nagalit ako. So, ano pa? Nagkakaapo na. Oh. Apo sa tuhod. Apo kasi sa tuhod. Apo niya ako tapos may baby. Ano yung magiging payo mo sa akin sa ngayon journey ko kasama na ngayon si baby Nathan? Oh, mahalin mo siya. Tapos? Alagaan at gabayan. Yan. Masaya ka na may apo ka na sa tuhod? Masaya. Gano'ng kasaya? Oh, thank you. May wala akong makausap ng matino dito sa bahay. So, by the way, I love my hair.
So, siya pa, inayos niya na pala yung buhok ko kasi dito, may buntot, di ba ako? Nakita niyo naman sa vlog ko na yun. May buntot sa likod ko. Pinaayos ko na kay mami para naman maging pantay yung buhok natin. So, thank you. Bye-bye! Hindi mo ako pinapatulog. Hindi mo ako pinapatulog. Hindi mo ako pinapatulog. Hindi mo ako pinapatulog. Mbaho! Mbaho! Mbaho kilikili! So ito, kanina, diba? Kumain ako. Hindi ako gusto. Nilapag ko siya sa kanina, nilapag ko siya sa duyan para kumain kasi tulog na rin naman. Tapos ayun, bigla rin siyang nagising. Tapos pinaka ko kay Papa. Tapos ito, tulog na naman siya. Yan, hindi ko muna siya ibababa sa duyan kasi magigising na naman siya. Siguro mga isang oras muna kaming ganito o dalawa bago ko siya ibaba para mahimig na talaga yung tulog. Na kanyang gusto yung ganito. Sa dibdib ko muna. Katwala tayong dibdib. Kaya gigising-gising pa siya. Ito. So, before the end of this video, meron pa akong aaminin sa inyo tungkol sa sarili ko na siguro magugulat talaga kayo dito at masyashock. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi natatakot at nahihiya ako. Siyempre, nahihiya pa naman ako sa sarili ko. Ano ba? Hindi ko po talaga siya. Oh my gosh. Habang pinifilm ko to. Tawa ko nang tawa kasi. Hindi talaga siya, hindi ko talaga siya anak. Wala pa akong anak, guys. Pangalan niya talaga Prince Ruby, hindi Prince Nathan. Anak siya ni Tita Beck. Siya yung bunsong anak ni Tita Beck. Eh, kasi, napag-tripan ko lang talaga kahapon yung gawa-gawain siya. TikTok, yung... Yun nga. Napag-tripan ko lang talaga. Then, hindi ko inasa na ganun karaming magre-react na basta ganun, as in na-shock daw talaga sila. So, naisipan kong i-prank kayo na baby ko talaga siya, which is hindi kasi pinsan siya, siya yung last, siya yung pinaka-baby na aming pinsan na nalagaan ko dito. Marami. Wala pa akong anak. Tapos yung kay Papa at Mami, sa pilitan lang talaga yun. Ayaw talaga nilang sumama dito sa vlog na to. Pero buti naman at napasama ko sila. Ayun. Sabta lang tulog niya. Binaba ko siya para lang sabihin sa inyo na it's just a prank. So, dito ko na end ang video ko na to. Sana matuwa kayo. Ewan ko kung may matutuwa o maiinis sa akin. Sorry na lang sa mga napaniwala ko talaga as in daw sabi nila, ninang daw sila. Wala nga akong boyfriend, paano pa ako magkakanak. So, thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the ring button para na lang maging updated kayo sa mga susunod nating vlogs. And see you next vlog. Bye! Nadalangin ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana